Hindi mo na lang, Pak, para hindi ko na ma-ano yung tao na parang madawa. Para gayaan ka. Para sa aking sarili. Nagkikita ko na, parang ko nagkikita ko na lawa. Apa. Sige, Pak. Masyala, maganda yung tanong sa sawi. Masyala, mapagpapakinggan natin ang ano. Ang sagot din ang mga wala natin. Labas yun sa kasan po, ano? Baka marinig nila, baka sabihin nila, pwede. Pero ganito, ang asal, originally, ang mga kasalanan, kung talagang nakakagawa, yung tayo, kasi may mga kasalanan, tayo sinusubok, kung talagang nakakagawa tayo nun, pag nakagawa, magtawba, balik-balik. Pag nagkamali ulit, magtawba ulit. Pag nakamali, magtatawba. Kaya tayo tinawag na, yung imbog tawabin. Bakit tawab? May siratul mabalang ka. Kasi paulit-ulit yung magtatawba dahil paulit-ulit yung nagkakamali. So ngayon, yung example is, yung sa sigarilyo ko. Ang asal sa kasalanan, iwan talaga, yung pag-iwan. Pero kung hindi pa talaga kaya-kaya, ganito ko sinasabi mo ko, pinaka magagawa natin ang mababa, ilihim na. Huwag na natin ipakita sa mga anak natin, huwag na natin ipakita sa kahit kanino, dahil magiging halimbawa tayo. Itago. Ayun po, yun yung pinaka-pinaka mababa. Opo. So yun yung sarap, wala ko tarala na alam. Pinaka-anong mababa ay itago. So meron sa eksan? Meron pa rin natin sa iyo, sir. Para, ano? Ayong, ano ba, yung mga sinasadya ba? Ay mapapabilang ba yan sa mga parang ano ba, parang pwede ba yung ano, diba, sila sa Diyan kumawa ko ng kasalanan, tapos kumawa, magtobak na kayo sa awa, tapos kumawa ko ng kasalanan na alam ko yung kasalanan niya, magtobak na kayo sa awa. Ano, katanggap-tanggap ba yung pagtobak na alam na yung ginagawa mo yung masama? O di kaya, yung mga gawain lang na hindi mo alam, na yun lang ang humingihan mo ng katawan. Ganda yung sad. Yung bagay na yung sa kasalanan ko, may nagagawa ba yung kasalanan? Pwedeng alam natin, magkaiba kasi alam natin yung bawal yun. Pero dalawa, meron yung alam yung bawal pero gusto niya. At meron naman alam yung bawal pero mukra. May kirot siyang nararamdaman. Pero may konsensya ba na nararamdaman? So ang tama doon, kung bagay yung tawba na yan, tanggapin sa kalawin natin. Sinadya mo man o hindi. Kaya pag humingi ng tawag, yung nalalaman natin, umalab na alam. Makaalim namin, umalab na alam. Pag humingi tayo ng tawag, yung mga alam, napatawarin mo kami. May sa mga kasalanan na alam namin na sinadya namin at kasalanan na maaaring hindi namin alam, hindi namin sinadya. So, yun po. Lahat yun. Ang problema lang, hindi tayo na magkakalan yung buhay. Kaya yung tao na naglalaro, na agagawa mo na ako ngayon kasi magkatawa naman ako. Problema, wala siyang igagarantee hanggang kailan yung buhay. Makakapagtaw ba kaya siya mga kaya? Paano kung nakatulog po? Tapos hindi na nagising. Yung sa ayat naman, Seka, ang dati na, kapag sumaan, kapag layak, pinapakot. Wala, yaman ang bitiyahan sa may kreati ko kwa na circumbilla. Ito na kasalanan na lagi naman ang kasalanan, hindi tulad ng kasalanan na tulad ng halimbawa ng mga minor sin. Pero yung kafar na yung mustache doon sa binasa mo na ayat, ay ano eh, shirkul akbar. So maama no, mag-araan, maniwala sa Allah, na siya ang Allah, so magkafaro. Mamaya siguro maganda ma-check natin yung top 7. Pati yung kanina binaba yung ayaw. Pagbalita natin mga. Kasi baka pwede yung pag yung kukur, pwede yung binanggit na kukur doon. Baka ano yun eh. Baka yung pagtalikod sa din yun eh. Pwede yung sinasabi yun talagang masiti. Yung tumalikod, tapos nagtaw, pababa yung Muslim na ko. Ay, di na naman ang Muslim. Ito mas dagat na. Talaga lalo kung hindi yung pag-iingan nila. Kasi ang pag-iwan sa dasal, matatawag yung nag-kafir, di ba? Sige po, pag-iapan. So, malinaw po yung definition ng eksan. Yung tinanong niyo ng pangatlo, ano yung eksan, sambay mo siya na para tayo nakikita. Na para mo siya nakikita. Sa mga katuwi, hindi rin siya makikita sa dunya, pero itanim natin, itatak sa puso at isip na nakikita niya tayo. So, may connection yun sa Islam, tsaka sa iman. Na dapat pala, di ba sabi mo natin, yung Islam, makapanlabas ito, nagawain? Oo, parang kung ano yung hard copy. Ang labas nagawain, tulad ng salah, saum, sadaka, saum, zaka, hajj, yung iman,
malol, kag mga gawain ng puso. So kaya binanggit dito yung kasalanan. Binanggit yung kasalanan dito sa hadith na to dahil kailangan gawin natin itong mga nilalaman ng Islam. Okay po, sana malinaw yung kanina na ilajtama, iftaraka. Iftaraka, ijtama. Kapag nagsalama silang dalawa sa isang konteksto, nagkakaiba sila ng kahulugan. Pero kapag binanggit lang ang Islam, walang iman, saklaw niya pati yung iman. Okay po, so dito, pinag-iiba sila. Na dapat pala, nandun yung ihsan sa pagsasabuhay mong limang aling yung Islam. Pinagbubuti. Pag nagsala, pagbutihin. Paghusayin. Kapag nagbigay ng zaka, paghusayin yung pag-uusayin. Hindi yung, ito lang yung kukumpit ko. Kahit, ganoon din sa hajj. Kapag nag-hajj, pag nag kung kaya na, yung sa tatay, kung kaya na, pagbutihin, isa gawa na yung hajj. Okay po. So ganoon din, sa iman, yung paraloy, yung paniniwala, alam din, balutin ng ihsan. Kumbaga pagandahin. So, yun po yung pahulugan ng ala dito. Kaya binagawa ng ihsan sa ala dito. Para pabuti, balutin ng pagpapahusay ang anumang gawa nito. Example lang sa sadaka. May kwento ko lang mga kapag nabanggit ko ito. Pero sabi ni Kuya, si Kuya Rami, may naalala daw siya. Alam ko, solicit sila ng times para din sa pandig, sa masjid na rin. Pumilapitan yung tao, sabi niya. Kasi alam niya, may kakaya na daw yun. Katribo niya. Pumilapitan nila yung tao na yun na may kaya na. Yung time na may kaya pa daw, pero kasi ngayon wala nang kaya. At sinubok talaga ngayon daw, sinubok talaga may magiging pagsubok ngayon. Sabi daw sa kanya, pumunta kayo sa bakuran sa likod, yung mga basag-basag dyan na tayo. Kung ano pa yung kaya, dali mo na din sa maskin. Sabi ni Kuya Rin, parte, gusto kong saan pa rin yung ano. Nakarecord pero sana, saka sabi ko kay Kuya Rin, hindi ko na mabagin yung pangalan kasi yung kinuntun niya. Kaya inaawat ko rin si Kuya Rin kasi emosyonal siya nung banda sa Latin Kiwa. Sabi niya, pinaalam ko yun. Oo, oh, sabi niya, pinaalam ko yun, gusto ko talaga saan pa rin yung tao na yan. Sabi niya, sa mas, para sa maskin yung hinihingi ko. So sabi sa akin, baka, may mga basag na talis din sa likod. Baka pwede pa yan, dali mo din sa maskin. Yan yung iigawa mo dun sa ano. Yung sa minbar po yata natin yun. Sabi niya, kunin mo yung mga basag mo sa'yo dyan. Parang sa Biden. So, nandun ba yung ihsan? Magbibigay tayo ng sarata. Ipiliin natin yung si Propeta Muhammad. Pagpipili siya ng espada, yung pinarating ng labanan. Pipiliin niya yung pinakamalina ng espada. Pinakamabilis na kamelyo o kabayo. Yun ang pipiliin niya. So, ganun din, kapag tutulong. Kaya sabi sa aya, Surah Al-Baqarah, tungkol sa pagtulong sa din, wala tayammamul khabith. Wala tayammamul khabith minhu tunfiqun. Walastum bi akhirihi illa an tu'minu fihi. Huwag kayo, kung kayo ay magbibigay at sasabihin niyo para ito sa Islam, para ito kay Allah, huwag niyo pipiliin yung pinakawalang panginabang. Di ba? Kung baga, magkukurba na ako, piliin mo nga dyan. Okay, dato, kunin mo nga yung pilay doon. Kaya may tatala, may tatay. Kunin mo yung bayat na nabing. Kunin mo yung may sakit, yung umuubo. So hindi ganun. Sabi niyo, sabi niya, Allah, si Allah mismo, wala tayong mamulkabit. Pag magbibigay kayo at sasabihin yung alang-alang ito sa akin, sabi niya Allah, huwag niyo pipiliin yung pinakapangit. Kaya si Propeta Muhammad nandun yung ihsan. Pag may darating na digmaan, yung pinakamagandang espada, pinakamagandang sibat, yun ang ibibigay niya sa nakasama niya. Pinakamagandang kabayo, yun ang gagamitin. So ganun din dapat, pag may gagawin tayo, kung kaya natin magbigay ng, yun ang sa madrasa ng ganito, kung meron yung pinakabranded at kaya naman natin ng bulsa natin, bilhin natin yung pinakamagandang pati. Kung may bibigay tayo ng ilaw, pinakamagandang ng ilaw. Total, sabi natin, para kayo lang. Huwag yung, meron ba dyan yung mga yung substandard, yung madaling masira, yung pinakamura. Sa karuhan din ang, sa ano yan na, yung kagpipin baka sa ano mapagkain. Opo. Tapos yung, halimbawa, yung ginawa niya na yung pinapinta, pinapuras at buhay pa rin. Opo. Hindi pa rin rupanis. Sa kanya yung ibigay kapag wala din kasi masira. Totoo po. Opo. Maraming na anong... Anak, ay, bigay mo na nga sa kapitbahay yung ano dyan kasi parang may amoy na yan eh. isa na mo na yan sa kapitbahay. So hindi siya, gaya makbul, hindi magiging isa na kayo. Kaya sabi niya Allah, wala sa tumbi akhiri. Na kung sa inyo ko ibibigay yan, hindi nyo tatanggapin. Ay, bawa doon, yung pag naalala ko yung basag-basag na guys, sabi ka, yung sakit daw ng dibdib niya, kahit siguro sa kanya may bigay ito, ayaw niya rin kunin itong mga basag-basag na guys. So, talaga mo, kaya kailangan may ihsan yung gawain. Eh, pagkatuloy mo lang lang, mag-aadal na, tuminit siya ta. So, yung huli. Kasunod, sabi ng lalaki, baka patatanong niya, all, parang sabihin mo na yung alisara. Tanong mo, mahalaga to. Sabi niya, Muhammad, sabihin mo sa akin ngayon, pagpul naman sa araw ng pag-uukom, kailan mangyayari ang tiyama? Kailangan kailan gumanawi ng dunya? Dito na sumagot si Propeta Muhammad. Kala, sagot ni Propeta Muhammad, kala malmas ulo ang nga,
di a'lam min as-sa'il. Ang sabi niya, kung indirectly papaliwanag, yan na siya sumuko. Sabi niya, sabi niya, kung ikaw tinanong mo ko, kung ikaw hindi mo alam, ano pa ako? Kasi kilala siya ni Propeta Muhammad kung sino siya. Alam niya kasi kung ikaw, sabi niya, alam ko naman lahat ng tinatanong ko kahit kanina pa, alam mo naman talaga. Pero itong tungkol sa aral ng paghukom, hindi mo rin paalam, ano pa ako? Sabi niya, hindi pa lang, da-adri. Dahil ito na hindi kababaan kapag magsalita yung la-adri. Pag hindi natin alam, okay, hindi din yan, okay lang mamaya. Basahin natin sa aklat kasi hindi talaga alam. Huwag yung amin ko kasi yan. Paliligoy-ligoy yan kahit hindi naman pala alam. Problema, si Propeta mo kang bisa sa niya. Pag-i-invento na lang may isang. Pag-i-invento na lang. Kasi na lang itinit. So yun, sabi ni Propeta mo kang bisa. Kung ikaw hindi mo alam, na marami ka nang nalalaman. Kasi alam niyo kung sino yung lalaki na yun. Sabi niya, kung ikaw hindi mo alam, paano pa? Hindi niya rin alam. Man, mas ulo ka rin namin nga. Kaya, balagay ito, hindi direct ang sinabi, hindi ko alam, pero mas matindi pa ito sa pag-amin. Kung ikaw na hindi mo alam, paano pa ako? Ano pang inaasahan mo sa akin? O, sabi, nangangulagay, inamin niya agad na hindi niya alam. Sabi niya, kung gano'n, sige, ibahin ko na lang yung tanong. Okay na, hindi ko pala alam, iba na lang. Kasi sabi niya, nangangulagay dito, yung araw ng pagkukong, hindi alam ni Propeta Muhammad, mas lalong hindi alam ng mga nag-aampin. Di ba naman sabi, 2012, pumunta na kayo sa matataas ng mundo. Gabayin tayo, Estad, may mga scientist, eh, lang parang nasira ng bayan, gugunawin na yung mundo. Ay, hindi naman nangyari yung 2012. Hanggang ngayon, 2021 na, buhay pa tayo, di ba nagulaw yung pinya. Doon, may mga nasira ng bayan, talagang bumili ng bahay sa mga matataas ng mundo, pabaha doon ang mataas na pagbaha, parang sa panahon ni Prophet, no, wala. Ibig sabihin, yung araw ng paghukom, ay bulgay, yan ay kaalaman na kaliit, itinagawa ni Allah. Wala, siya lang mga nakakaalam ito, walang nakakaalam kahit sino man sa atin. Kahit yung nagtatanong dyan. Kahit yung nagtatanong na ito, na maraming kaalaman. Mamaya, papagiting kung sino ito, hindi niya rin alam. Hindi pa natin alam kung sino yan. Ay, sanali pala sa ito, kasi ako, yung halit na yan ay turop yun. Ay, yung problema ko, ang tinatanong ko lang doon, kung pwede ba bigyan ng tafsir, na ang nagtanong ang higit na nakakaalam sa tinanong niya. Pwede po sa tama. Ano kami na kasi nangangamba nga ako eh. Parang pagkabarya sa inyo ang uro kanina. Na ang naibigay kong tafsir diyan. Ay ganoon. Ang nagtanong ay higit na maalam sa tinanong. Tama rin po 'yun sa tama. Kung hindi mo alam, ako ba? Ako ba ako? Kapag parang sinabi ni Propeta Muhammad, ikaw ang hit na nakakumbaga, kung merong makakaalam sa ating dalawa, ikaw yung makukulat. Yung nga yung na... Parang ganun yun, eh. Yung nga ano ko kanina, na sinabi mo na, ikaw nga, hindi mo alam, ako pa kaya. Oo, parang ganun. Parang mas masakit pakinggan, di ba? Pero... Basta, pero mas tama yung sabi, sinabi niya na, kung ikaw ang hit na nakakaalam, ganun diretso. Pero kung iyaan yung balaga na sinasabi niya, kung ikaw tinatanong mo sa kasi marami na rin palabas na tanong. Kasi si Propeta Muhammad, ang tingin niya sa tao nagtatanong, kilala kita na kami kang alam. Parang ganun. Kung ikaw talaga, hindi mo rin yan alam? Ako rin, hindi pa dito ka alam. Siyempre, nandun din sa utak niya ng kapo. At maraming uslog na pwede kong ipaliwanag sa atin. Pagkita ko niya at sana. Siguro, tapusin natin yung alam. Si Pamela na naman ko eh. Para tuloy-tuloy. Saan siya mo alam? Akin na yung wala ba? Sige ka. Ay, salak. Ay, bro, baka tayo na dito mga bench. Kapagkatapos kayo sa lakad, nangayon tayo. Ha? Pero hindi po yung baka. Ah, gano'n ba? Kasi yung totoo nito siya. Kailangan na tayo mag-ingat din. Kasi yung mga... hindi lang doon sa Aba, hindi lang din doon sa Subun, doon sa mga paano na lang hawakan at isisi sa mga luwag. Mas tama yung masunod na yun eh. Ikaw mahigit na nakakagam. Si ganito ang pagkanoon. Parang isisi ka sa atin na doon natin ito pinanilingan sa salita niyan. Para pinapayaman natin.
sila mas papagandahin. Ano? Mga hindi pwede yung pwede na yan. Ano po yung ganun? Hindi pwede yung... Nasa hindi pa may adit. Sabi nila, ang importante na sa pagkalasa. Importante na. Mahaba yan eh. Sa oras. Umigil na po. Kasi may din sa oras po. Sa akin, dito kanina, anuman na yun, layo nang narating ng bawat kaalam, kaya talagang dyan umiikot ang demon sila. Wala nang hindi na lumalayo siya. At saka, hindi pala pawa, kung mga pagtatawin ka, na masabi ko yung pagtatawin. Yung tinatawin. Si isang prophet nung nag-aaw sa robot. Naging example sa akin. Kasi, kabalik doon sa ina wala amala din niya. Kasi, halimbawa, tinanong ka, alam mo yun. Sa pala rin naman nung nagtanong, alam niya. Kaya nga, halimbawa, si Ustad Awit, tinanong ko siya. Dahil sa pala rin ko siya talaga makakasagot yung tanong ko ngayon. At, kung alam ni Ustad Awit yun, at hindi niya ibinigay sa akin kasagutan. Samantala, hindi mo talaga alam. Samantala, kasi baka akalain ni Ustad Awi, ako ay parang maliging sulto lang. Sinusubukan niya ako. Depende din yung saniya. Parang depende din. Ngayon, kung talaga hindi mo alam, pakatama ko. Kumbaga, itinago mo yung kasagutan na yun na alam mo naman. Ikinugli niya. Sinabi mo sa iyo. Pinagdamot. Minsan ganun ang translations natin. Parang pinagdamot. Translation na pinagdamot. Halimbawa, alam mo yung kasagutan. Tapos yung sagot, alam mo, pero hindi ka sigurado. Pero siguro sabihin na hindi ko alam. Yun, masakdal yun. Masakdal yun. Nagalangan mo. Nagalangan mo. Okay, baka. Kasi pwede naman ngayon sa atin, dalawin, pwede ga-adrin na wala talaga akong paraan. Meron naman ga-adrin, hindi ko talaga alam. Kung may aklat dito, mayroon yung majmu at patawa, basahin natin. Nandito dito sa majmu, halimbawa lang, may aklat. Pwede ganun din. Pero yung ga-adrin na, kumahanap ka lang ngayon, pwede ganun din eh. Lahat ako pero hindi ko talaga sure. Ngayon, may narinig ako na sumagot sa mga ganyan pa, no? Pwede naman pa. Hindi mo masolo yung kasagutan kasi narinig mo ngayon. So, ang huli na nagdapot tayo sa eksan dito sa Malabas Kulangan Habi ang sabi. Tapos tama yung Ustad na kumbaga ikaw ang ikita nakakaalam sa bagay niyan. Tapos sinasabi niya, ikaw ang una, kung may makakaalam dyan, ikaw ang una na mapaparatingan yan. Bago yan dumating sa akin, sa'yo mga dadaan. Okay? So, mas tama yun yung kanilang paliwanag nila. Ikaw mas nakakaalam yan sa tinatamo man ako. Parang gano'n. Mayroon kayo pag tinatamo, pag tinagalog eh. Ngayon pag ina na sa atin. Yung malmasul dyan, yung ma-stipaham niya niya tayo. Ha? Malmasul dyan, nangyayalan niya sa atin. Ah! So, napi yan. Napi yan. Yung pinatapan dyan ako. Ano yun, parang ma-napi yata. Ah, napi yan. Parang inaano niya na hindi ako. Parang hindi ako ang dyan, nakakalam dyan. Akala. No process, bro. Tapos yung kanyang stand, yung sa nagdaglang din natin. Kasi mahalaga talaga to eh. Sabi niya sa gabi, nangangahulugan na ito, hindi pwede yung salita na ang mahalaga. Parang salita ng mga Arabo, almuhin, entahay na. Ang mahalaga na nagawa natin. Parang gano'n. So hindi pwede gano'n. Kasi yung hadith nga, nabilanggit din ni Estan Montasero, inawaka, yukimbo, idaramika, abdan, parang gano'n yung kapakalasasal, ayukkina, ay pagbutihin niya. Diba? So dapat Makonsume mo yung oras. Kahit ang mga islam. Okay,
hindi mabibigay yung hak. Pag sakot ba ito nilalagay? Una, kailangan nito at yung tibis, hindi mabibigay yung hak ng hadith. Ang nangyayari, baka kalahin ng tao, yun lang yung paliwanan. So, pwede ba yung apat na episode yun? Episode parang gano'n. Kausa mo hadara, pwede po. Patuloy natin na stand up. Sabi nito, doon sa ano nga, kapag-aaral na ninyo na, na hindi ko alam yan, na sinabi niyo alam. Ang sabi niya sa kanya, Paul, akbir ni ang tamatiha. Yung amara dito, yun yung alama, mga palatandaan. Ang ganun, sabihin mo na lang sa atin, ano yung nalalaman kong inggil sa mga palatandaan? Ako na, para may papasok tayo dyan na may tanong ko dyan. Opo. Sagot niya, sabi niya, sabihin mo sa akin, ano yung mga, ano na lang yung mga nalalaman mo sa mga amara, mga palatandaan ito. Nagbanggit si Propeta Muhammad ng dalawang palatandaan. Ito yung una, unang palatandaan, dalawang binanggit niya. Una, antaridal amaturang bagana. Sana mo, ito ang gatustata, buwat mo yung tafsir din naman. Yung mga nito, ang taridalang maturot baka na. Ang mga anak, ang isang alipin, yun yung literal na kaulagan ng alaga. Ang mga anak, ang isang alipin na kanyang magiging pinuno, o parang magiging kamon niya. At majority talaga ay papaliwanan. Kung siya siya, ang arbaon na naway, sasabi nila, dahil naganap talaga magiging montasyer, magiging ilaganap yung kawalan ng, yung bagay o kukulwali din. Yung magiging kasamaan sa harap ng mga pagbulan. Nalagalap ito. Darating sa panahon na marami na sa mga tao nagagalap na. Nagagalap na. Yung na yung nanay, magmumukha siyang alipin sa harap ng kanilang mga pagbulan. Ngayon, nangyayari. At ganun, nangyayari talaga ito. At talidang ang matrawang bata. Meron pa dito, ano yun? May ibang rai, mga ulama dito. Hindi ko siya narikol ng eksakto. Kung paano nila sabi nila, yan ang unang rai. At parang dyan ko dyan. Pero may iba, hindi ko siya nakakapagabalik kung paano ang Astagfirullah. Kasi dahil ngayon hindi gano'ng mashmur yung call na yun. Pero may kinalaman yun sa atin, pero ang hirap di mapalabas. May kinalaman yun sa atin sa pagkaubos ng mga kalalakihan. Mauubos yung mga kalalakihan. Siya lang, mamuradya ako yung siya. May pangalawang opinion dyan, Rai. Mauubos yung kalalakihan. Ang hulasa, ang tinatukoy doon, magiging konti na lang yung mga lalaki sa dunya. Ano yung dahilan na pagiging konti? Pag talaga nandun na yung jihad fi sabilillah na talagang sa labanan. Kumbaga dadami yung laban na kukunti yung bilang ng mga kalalaki. Pero kaunti yung kumukuha ng orai na yan. At ang pinakamarami kumukuha ng orai na yung sa tungkol sa kukul wala din. Yun po. So yun yung una. Pangalawa, wa antaray kumbata al-urata al-alata riha asya'i wa antaray kumbata al-urata riha al-alada riha'a'ash-sha'i at matawaluna fi bunyan. Ito na yan. At nakikita mo, pangalawang halimbawa, nakikita mo, sila ng mga dating al-mufa, yung mga nakayapa, yung mga balok, walang naman si Yes. Al-mufa, mga wala naman masumutan, walang pangitaas. Al-alada riha'a'ash-sha'i at matawaluna fi bunyan. Ang kaunugan yan, tinutukin yun yung mga Arab kung sakit ng silangan. Makikita mo, itong mga lahi natin ang mga Arab, darating ang panahon, hindi na sila mga nakayapa. Ano na sila? Sila yung itong patag ng mga desierto, mapupunan ito ng mga gusali at magtatagisan sila sa unahan ng pagpapataas ng mga gusali. So ngayon, nangyayari. Pinakamataas na ano, di ba po, sa buong mundo. Nang una na yung ano eh, yung Makka, yung Black Tower, tapos yung Burj Khalifa. At bukod doon, talagang may desierto, parang hindi na desierto. Kapag titingnan daw sa satellite, nalabas ng buwan sa taas, talagang yung Middle East. Pag sinabi Middle East, akala desierto ngayon, hindi na. Puro building na talaga. At ang dami pang plano. Ang dami yung walang mga sinilas, yumama na sila. Yumama na po ito sa iyo, gumandag na yung buwan. Hindi na sila sa desierto, kaka kinakalagyan yung mga tupa, hindi na gano'ng tabaw nila. Umuha na sila ng buwan. Dati walang damit, ngayon nakakuot na yun, nakalektay pa yun. Basta mga ano na sila, mga... Umunlad na. Professional. Civilized. Ako civilized na, nagpapaunahan, nagpapagalingan na sa pagtatayo ng mga mataas na gusali. So ilan yun sa mga palatandaan? Sabi, maraming palatandaan, pero yun lamang yung binanggit ni Propeta Muhammad. Sunod na nga din, bago maging kama,
Shalom, may mga taklit, mamaya makakita ng bigyan tayo. Pero man pala, pagkatapos noon ay bigla talang siyang umalis. Pero man pala, biglang umalis. Palabit na mali yan. Ang ibig sabihin ng palabit na mali yan, narantili kami tayo, inaantay namin. Anong kasabi? Hindi kami nagsabi ng umalis. O Propeto Muhammad, ay invento ko sa aming sinin tao din. Sabi nila, palabit na mali yan, narantili kami sa kinalalagyan namin. Ibig sabihin, walang kibo. Ang nagsalita ng palabis na mali yan ay si Umar. So, Umar ko, palabit na mali yan, natili kami na, inaantay namin, anong nasabihin ko? Kasi umalis na yung lalaki, yung estranjero, yung dayo. Bigla na siya umalis, yun, palabit na mali yan, at natili kami sa kung ano kami. Kumbaga nakikinig, inaantay namin, anong kasabihin ni Propeto Muhammad? Nung ginawa nila yun, yung makal. At nagsalita na nga si Propeto Muhammad, tinawag siya. Ito ang pagkasabi ng iya ko, Umar. Ito ay... Tumutukoy ko naman yung malapit ang katabi si Omar. Maaaring katabi siya mismo ni Propeta Muhammad yung naganap ito. Sabi sa kanya, oh Omar, para magkatabi, ngayon umalis na yung bisita, oh Omar, para gira na siya. At adari, manisari, alam mo ba, kilala mo ba, kung sino yung nagtatanong kanina? Sabi niya, kulto, Allahu wa Rasuluhu alam. Sagot ko, masugo niya kaya po Propeta Muhammad, si Allah, pagkatapos ay kayo lamang po, si Allah kayo nakakaalam. Ang kanyang sulo nakakaalam. Dito sa Allah wa Rasulullah wa alam, pinapaalala, hindi na ito applicable gamitin sa panahon ngayon. Masasabihin lang natin pag hindi natin, Allah wa alam. Kasi wala na si Propeta wa alam. Okay ba? So wala nang wahi, wala nang buhawan. Diyan na lang kayo sabihin na, tinanong tayo sa isang masala, Allah wa Rasulullah wa alam. Hindi, kasi mula nung namatay siya, yung kata al-wahi. Wala na, hindi na bumaba sa kanyang mga wahi. So, ibig sabihin, diyan lang tayo sa Wallahu alam. Tama, doon lang tayo sa Wallahu alam. Huwag na natin yung sabi. Pero nung buhay pa si Propeta Muhammad, hindi pwede na, iwan naman. Ito yung ano, hindi pwede yung tiwala na Wallahu alam lang. Kasi kaya siya mensahero, sa kanyang binibigay lahat ng mensahe. At siya nag-deliver sa mga tao. So, pero may dahil wala na siya, Wallahu, Wallahu alam lang. Qal fa innahu Jibril atahu yu'allimukum dinakum. Ito mahalaga po ito. Ngayon i-reveal niya na katotohanan, yun is Jibril. Dumating dito upang ituro sa inyo kung ano ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, nangangulugan, jawaz, jaiz, na kapag halimbawa matayo ay nasa classroom, yung isa sa atin, alam niya naman yung isang bagay, pwede niyang i-open yung isang masala para maipaliwanag ng nagtuturo. Di ba minsan sa classroom nangyayatang, Ustad, paano pag-geto? Pwede pala yun na alam mo naman talaga yung sagot, pero baka kasi makalimutan ng ustad, baka hindi niya may paliwanag. So kahit alam mo na yung sagot doon, para sa kabutihan na nakararami, pwede mong itanong yun. Parang pwede siya ika-encouragement and strategy. Oo, para yung mga tao. At kaya nga tayo tinatawag na nag-aaral, dahil upang aralin. Check lang yung pagpala yun. Kasi mamaya sa atin siya. Balik ka pa natin, no?